mga kachika! Pagagandahin namin ang araw ninyo dito lang sa The Lola's Beautiful Show! Richie! Ate! Ano? Ano? Napakain mo na si Sparky. Oo, napakain ko na si Sparky. Si Sparky ba ate? Parang ikaw kumain eh. Hindi. Kasi pinagkikiss ako nung aso. Eh buti naman ate, kasi mamaya sigurado makikipaglaro yun sa apo natin ate. Ah, bakit naman? Oo nga kasi bibisitahin tayo ng apo natin. Ay, talaga? Ang pambansang bay! Hindi lang pambansang bay, pambansang dimples din ang apo natin, si Alden Richards! Wow! Hindi niya tayo sa airport. Talaga? Matutuwa yun kasi makikita niya si Sparky. Kayo ba eh? Okay na kasi mamaya susunduin niya tayo. Ay nako ate. Ano? Saan tayo pupunta? Hindi, siyempre dun sa US kasi nagyayelo na daw yung bahay natin. Kailangan natin i-defrost. Ate, huwag kang mag-alala. All our bags are packed and we're ready to go. Woo! Isara mo nga yung bag. hindi ko nga maisara kasi naghahanap ako ng garapon. Para dito sa ating dog food kay Sparky. Oh, naghanap ako baka mamaya mangamoy ito doon. Talaga mga ngamoy. Ngayon pa lang nangangamoy na eh. Ano ate? Nangangamoy sa aeroplano. Amin na akin na kasi meron akong dahak para dyan. Alam ko ba ate, hindi mo na kailangan ng garapon. Ito, dito lang ha. Kailangan mo lang ng plastic bottle. Yung amoy niya talaga parang naiiwan sa dila ako eh. Bakit kasi tinikman mo ba? Kilala kita, tinikman mo ito. Anong gagawin dyan? Kailangan mo lang. Lalagay siya sa loob. Hindi. Kailangan mo lang ng plastic bottle. Ito, mga ganito, mga kachika. Tapos, kailangan nyo may takip. Tapos, kailangan, ikakat nyo lang itong part na to, yung may takip. Dyan. Parang ganito. Bilis, ha? Oo. Parang imbudo. Parang imbudo. Tapos? Imbudo. Asawa ni? Imbuda. Tapos, ganito itong gagawin. Tapos? Papasok. Ipapasok nyo. Tapos? Tapos, ibubukang ganyan. Huh? Tapos, isasara parang ganito. Ayun! Isa nalagyan ka na agad. Tapos, nakapag-recycle ka pa. Tsaka mananatiling fresh yung mga laman sa loob. Ayan, maganda yung naiisip mo. Kaya lang magugutom yung aso. Layo ng biyahe. Ito lang kakainin. Bihira na. Hindi na makangamoy ito sa aeroplano, ate. Yun ang importante. Yung hindi mangamoy. Gusto mo pati pagkain mo, gawin natin ganito. Huwag na, ano ko, ate. Isama mo na dyan yung mga chichiria mo, ate. Ako maya-maya lang, nandyan na yung apo natin. Baka mamaya, kayo, ang gulo-gulo nyo pa. Ayan na, naririnig ko na yung mga aso. Ayan na, naririnig ko na yung mga aso. Pasok! Ay, apo! Halika, Alden! Dala! Tawon, pumasok ka! Ay, nako! Dala, apo, apo! Apo, apo! Dala! Apo! Uy, dala! Apo! Apo ka, apo! Wala, isasama niyo pala si, ano, si Sparky sa US? Oo! Oh, ano, inaanda na ng lola show, mo. Eh. May show yung mga, yung aso. Mabuti naman at dumalaw ka. Mm-hmm. Ngayon ka lang inabutan yan mga kachika natin dito sa bahay. Kaya nakumpati mo sila. Pati ka muna. Hey, hello, ako. Good morning po mga kachika. Masaya po ako nandito ako ngayon, Lola, at least. Ikaw, marami ka ng utang sa amin. Marami ka na pong utang. Pero mamaya pa naman yung flight natin, mag-chikahan muna tayo. At saka, Lola, yatid ko naman miss, po kayo eh. Miss ka na namin. Oo nga, Lola, ang tagal ko. Sobrang busy kasi ng apo natin na yan, kaya napaka-successful ng apo natin eh. Ang album mo niya, Platinum Records. Oh. Star Wars for TV Best Actor. Best Actor. Kaling. Best Actor yan, Noy. Hindi, tsaka alam naman natin lahat na ito nga po namin ay nag-umpisa sa Star Trek. Hindi ka nakapasok sa ano? The world, di ba? Hanggang top 6 nila. Paano ko nakapasok sa gandong estado naman, di ba? Ha? Blessing. Hindi ko po in-expect kasi parang after noon, nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili. Siyempre, na-reject ka. Kasi 60, kung 59 man lang sana. 59 lang, no? Lola, may chance eh. Mas masakit yun. Isa na lang, hindi pa na isa. Di ba?
Opo. Pero noon pa man, gusto mo na talaga maging artista. Lola, para po sa nanay ko talaga. Mm-hmm. Yun yung pangarap niya kasi. Na makita ko sa TV, sa mga teleserye, ganyan. Pero tingnan mo naman ngayon. Host, actor, at recording artist, ano ang pinakagusto mong ginagawa at yung pinaka-nahihirapan ka? Yung pag-acting po talaga yung pinaka-passion ko eh. Yun po yung pinaka-pinaghihirapan ko sa career ko. And syempre, yung pag-host, yung pagpapaligaya ng mga dubber cuts, mga kachika natin everyday. Yung nahihirapan ka naman. Yung ano nahihirapan, yan? Lola, syempre yung... Gumising sa umaga. Nahihirapan siya yung pag tinitingnan yung mukha mo. Hirap na hirap siya. Lola, hindi. Di gano'n na lang ako. Hindi, Lola. Pinaka-nahihirapan, Lola, syempre, yung hirap kasi titingnan mo na lang yan na parang parte nung nung ginagawa mo araw-araw. At hindi mo naman makukuha itong bagay na to pag di mo pinaghirapan. Tama. Yes, Lola, opo. Di ba? Opo, opo. Alam mo to si Alden, iyaki nito eh. Uy! Lola! Ba't binubok mo naman? Huh? Hindi pa ba nila alam? Ano bang nagpapaiyak sa'yo? Ano ba yung iniisip mo kapag halimbawa merong drama, gano'n? Kailangan mong umiyak? Nung nagsisimula po ako, syempre, ang iniisip ko lagi, syempre, nung nawala yung nanay ko, yun yung pinakahugot ko kasi, Lola. Pero ngayon, parang since 7 years na rin po ako sa showbiz, parang iniisip ko na lang yung eksena. Yung eksena. Pumapasok ka sa loob. Opo. Andun na ako sa eksena parang as the character, hindi na wala nang affiliation sa totoong buhay. Mm. Yun naman yung importante, yung pumapasok ka. Kagaya ngayon, parang ito, ayan tayo, andito kami mga lola mo. Uh-huh. Kailangan pumasok ka doon sa istorya. Andito po, opo. Oo, mamamatay na si ate. Uy, Lola! Bakit naman niya? Magpalagit ka na ito. Kailangan na motivation, ate. Iiyak nga eh. Kailangan ipakita mong papatay ka na talaga, ate. Mapadrama, violence. Ako lang talaga ang sinasalag niyo eh. Alam mo, depende sa kaeksena yan. Oo. Kung ang kaeksena mo, hindi ka naman niya dadalhin, walang mangyayari siya kahit mag-isip ka. Kaya ipakita mo ngayon yung huwag kang munang huminga. O yan na naman. Yan na naman yan eh. Acting lang naman si ate naman. Gusto mo ba, Lola? Iga ka muna doon, Lola, tapos acting tayo. Hindi, dyan na lang, naghihingalo na dyan. Sige, ano ang naghihingalo? Kunyari. Lola, eksena to, drama to, ha? Drama, ate. Hayaan mo naman muna ako mag-concentrate. Eh, Lola, ako hindi naman na... Lola, pipigit ko lang naman, Lola. Ito naman. 1, 2, 3. Okay. Clear! CPR! Lola! Ano ka ba? Clear! Ah, hindi to actually. Actually, CPR. Siyempre, naghihingalo na ate. Sabi, naghihingalo, hindi yung mamamatay na. Iba yun. Mali. Pag naghihingalo, papatay na yun. Paisa-isa lang yun, paisa-isa. Parang okay. Buhay pa ang diwa na. Alden. Lola? Mamamatay na ako. Lola, hindi. Hindi po yun ang sabi ng doktor. Sabi daw 15 minutes na lang. 15 minutes? Lola, kaya pa yan. Lola, maraming... Salbay kayong dalawa. Mamamatay pala pero parang panibig na eh. Hoy! Kailangan sa hospital bed pa ba? Siyempre, kailangan ng tulong, ate. Ano ka ba? Tapos may tuk-tuk pa kayong ganyan. Umiiyak na yan po mo. Tuloy mo yan. Umiiyak ako sa tawa, Lola. Ituloy mo yan, ate. Sige na. May pababra bato-bato pa kayo. Higa. Sorry naman. Upo po kayo, Lola. Tama na masakit yan. Hindi ko alam kung kapatid ko kayong dalawa o ano eh. Siyempre kailangan tinutulungan yung kay Xena at ikaw naman. Tinutulungan kay Xena, pinapatay niyo ako eh. Ay, yun naman ang story, mamamatay ka, di ba? Oo. Eh kasi hindi ka mamatay. Patotong buhay na. Hindi ka mamatay dyan, di ibagok ko na yung ulo mo. Makachikahan ako sa pagbabalik namin. Marami pa tayong pagchichikahan tungkol dito sa apo namin. Nako, pagbabalik, marami pa itong masasamang plano itong dalawa ko. Abangan nyo! At hindi lang yan. Ito ang importante. Pasisilip ng apo namin yung bahay niya sa Santa Rosa, Laguna. Ay, tama! Dito lang sa The Lola's Beautiful Show! Yeah! 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 Yeah!
kasama pa rin natin ang apo naming si Alden. At, pero ate, alam mo naman si Alden, meron pang isang pinagkakabisihan. Ito. Meron ba? Sana, sana. Ano yan? Uy! Ba't mo naisipan magtayo ng business? Ha? Lola, kailangan kasi ng paglalaanan ng mga naiipon. Tapos restaurant. Kasi ano eh. Laging mahilig kumain. Mahilig kumain. Mahilig kumain. Mahilig kumain ng mga Pinoy. Mahilig kumain. So restaurant po talaga, along with my partner po, si Miss Gemma Sembrano. Naisip namin kasi, nung kumakain po ako sa restaurant nila for a year after nila magbukas, all of a sudden, inoferan po ako na parang kung gusto ko bang tulungan sila mag-branch out para mapa-experience naman po sa ibang tao yung pagkain. So hindi na po ako nagdalawang isip kasi isang taon na po akong bumabalik and everyday po nasusurpresa ako doon sa mga hinahanda nilang putahin. Na-experience mo na ba na ikaw yung nag-serve sa customer? Opo, meron po lola nung opening. Opo, na-experience ko po yun. Malaking bagay yun. Malaking bagay. Masaya binigyan ka ng tip. Wala po, Loli. Nako, ano ba naman? Sakto lang po dun sa pin. Hindi mo na binigyan ng tubig yun. Hindi, Lola, pero masaya din po kasi parang at least ako po, wala naman po akong background sa pagiging restaurateur, pag-o-own po ng isang restaurant business. In a way po, parang sa sarili ko po, gusto ko siyang ma-experience. Matured na matured ng isip nito. 26 years old, mahilig ka pa sa laruan. Matured ka, di ba? Koleksyon naman, Lola. Koleksyon sa laruan. Ito, tingnan mahilig natin. Mahilig ka sa laruan, eh. Mahilig mo na sa laruan. Matured na matured talaga. May preba kami dyan. Saan ito? Ah, ito na yung bahay mo sa Laguna. Never, guys. Let's go inside my room. Panay Iron Man, ano? Lodi ko yan, Lodi. O, yan mga kachika, pasilip lang yan ang bahay ni Alden sa Laguna. Kung gusto nyo mapanood yan ng buo, visit Eat Bulaga's YouTube page, Alden Richards Home Tour. O, mahilig ka mong-olekta ng Iron Man. Bakit? Yes, Lola. Nung napanood ko po kasi siya, tapos si Robert Downey yung nag-portray. Ganda kasi nung dating eh. Oo. Parang markadong-markado po yung role. So after po nun, parang since nung napanood ko yung Iron Man 1, 2, 3, tapos sinundan ko po yung mga iba-ibang Marvel na pelikula. Napag-decision na ako, alo, di ko na to si Iron Man. Kaya nag-collect na po ako ng everything about parang Iron Man. Parang siya yung gusto mo talaga. Pati yung pagkatao ng pagkatao character. Pagkatao ng character eh. Saan-saan mo binibili yung mga laruan na yan? Iba-iba, Lola. Minsan meron po sa... May ibang lugar din. May mga nagre-regalo po. Since alam na nila na... Lodi ko si Iron Man, tapos yung iba po, binibili ko po sa isang toy collector din na bumibili, may mga contact po siya abroad. Tapos yung iba naman, pag nag-a-abroad po ako. Maliban kay Iron Man, nagkukolekta ka ba ng kung ano-ano pa, ano pa ang kinukolekta mo? Sapato siguro, Lola. Ito po, bigay po ito ni ano eh, ni Kuya Paolo. Opo. Yung apo kong bakla. Bigay ni Paul yan. Bigay po ni Kuya Paolo. Opo. Tapong suot ko ngayon. So mahilig ka lang manghingi. Ganon. Manghingi po ng sapatos. Nagbibigay naman, Lola. At sino pa ang mga nagbigay sa'yo? Si Kuya Paolo. Si Mr. Tuguera. Sino pa? Iyan, idagdag mo na sa collection mo yan. Lola ano naman? Ka ba? Hindi naman kasha sa kanya yan. Collection nga! Huwag mo amoyin. Lola naman, di kasi sa akin yan, size 10. Size 10 ba ito, Lola? Hindi. So, mga sapatos pa yung kinukulit mo. Sapatos po, opo. Ayan, kanina nakita na yung bahay, ate. Nakita mo yung bahay niya. Maganda yung bahay. Oh. Yung bahay niya sa Santa Rosa, napakaganda ng bahay. Wala na ba, wala ka bang bahay dito sa Maynila? Wala, wala po, Lola. Uwian ano po ako. Ano yung ginagawa? Uwian ka araw-araw? 7 years, opo. Araw-araw uwian ka? Opo, Lola. Anong oras ka? Kaya pala favorite mo sa Iron Man, di mo naman siya sinasakyan papasok. Hindi naman po. Iba nakakapagod yun. Anong oras ka gumigising? O, tina mo, pawis na pawis ka. Lola, maan si ano? Anong oras ka gumigising? Pag regular days kasi, Lola, pag halimbawa may Eat Bulagalan po ako araw-araw, ang regular ko pong gising, mga 5:30 to 6. Tapos nasa gym na po ako niyan, mga 8 to 8:30. Tapos after po nun, diretso na po ako ng Broadway. Araw-araw po yun, kung wala man pong schedule na umaga, na minsan po kasi shoot or ibang commitments. Tapos after po nun, pag walang schedule po after Eat Bulaga, uwi na po ako everyday.
Nasanay na po kasi ako for 7 years. Eh. Iba po kasi yung pakiramdam na umuwi ka pa. Pagsanay ka na, alam mo na yung oras ng traffic, okay na yun. Oh, ba't di ka na lang maglagay ng gym sa bahay mo? Oh, wala lola, walang space. Sa bubong. Sa rooftop. Ayan, nagpag-usapan natin yung mga bahay-bahay. Opo. Pag-usapan naman natin ngayon kung gaano kahalaga ang pamilya mo kapag kasama mo sila. Nakakawala po ng pagod. Yung kahit late na po kayo umuwi sa gabi, the next morning naman, makikita mo silang kompleto. Parang hindi ko pa po kasi ma-imagine tumira na mag-isa ako eh. Parang... Kaya mo na, pero hindi mo pa kaya. Malulungkot ako, no? Malulungkot ka. Kahit isama mo sila Iron Man, malulungkot wala, ka pa. No. Masyadong mapagmahal sa pamilya to. Kaya yung holiday nung last Christmas, sinama niya ang buong pamilya niya sa Japan. Uy! Eto. Ah, talaga? Oo, ayaw mo. Oh, kwento mo naman yung about your Japan trip. Parang iniisip ko po, dali naman yung family ko abroad kasi para... Kasi ilang Christmas na rin po, Lola, na dito kami sa Pilipinas umiikot. Mm. So parang challenge ko rin po yung sarili ko na subukan ko naman dalhin sila abroad kahit na yung Lola ko po kasi 82 na po sila pareho. Isang 82, isang 83. Nung una po kasi, mas malayo po than Japan. Kaya lang, in-advise po kami nung doktor na parang as of the moment, huwag po munang palayuin yung mga matatanda. Kasi madelikado na po eh. Pero... yung nung na-try ko po, halong hirap at sarap po at the same time. Kasi siyempre, dala mo, ilan po kami nun? 9 kami. 9. So ako po lahat nagkasikaso. Pero hindi ka napagod, di ba? Hindi, Lola. Masaya. Iba yung pakiramdam po eh. Masaya yung paglingkuran mo, yung mga tao na kung saan ka nanggaling. Masarap yes, pasayahin yung mga tao, hindi lang yung mga fans mo, pati lang yung sarili mong pamilya. Opo, opo. Naku mga kachika, ang dami pa nating malalaman dito sa po nating si Alden. Pero mamaya alamin naman natin ang iba pang activities na ginagawa ng aming apo sa pagbabalik ng The Lola's Beautiful Show! Mga Dabber Cats, let's give love every day and spread the love all the time. Kaya naman tuloy-tuloy na ang pag-email sa givelovedabbercats@gmail.com with your name, address, and contact number. Paalala, huwag kalimutan ang code of the day. Email na! Alam niyo mga kachika, itong app namin, napakaraming pinagkakabisihan nito. At bukod dyan... etong pinakamaganda pa sa kanya, mahilig siyang mag-share ng blessing niya. Katayan! Tama ba yan na po? I-explain mo nga. Ako Lola, mahilig po kasi ako yung ano, yung mag-share, yung maggawa ng charity. Pero secret. Tapos ang mga nakakaalam lang po, yung mga tao na pinagkakatiwala ako kung gawin yun. Kasi most of the time po, hindi ako nagpapakita eh. Tsaka ayoko pong sinasabi yung pangalan ko na parte ako ng charity na yun. Bakit naisip mong gumawa ng ganito? Yun po kasi yung nakakahanap po ako ng pangmatagalang kaligayahan, Lola. Hindi po kasi, kumbaga tayo po, artista po tayo, lumalabas tayo sa TV. Nas medyo maganda po yung pasok ng blessing sa atin. Hindi po kasi sa material na kukuha yung kaligayahan eh. Yung kung paano mo nagagamit yung dumadating sa'yo para itulong mo sa iba. Tapos... galing mo. Opo. Yung... marami ka nang alam, ha? Tutumba ka na namin. Mana kasi ako kay Kuya Jose. Tapos yung ano po, yung lalo na yung part po na sikreto, yung hindi pinapaalam sa iba. Tama. Yung ipapaalam mo lang sa Diyos po na tumulong ka. Yun na po yun. At yun hindi mo na rin kailangan ipaalam din sa kanya kasi... alam naman niya. Hindi mo pa iniisip yan. Alam niyang gagawin mo na. Kaya nangyayari ang mga bagay na yan. Napakabait na bata, kaya ka siniswerte. Sana ipagpatuloy mo yung ganyan, yung pagtulong, na hindi na kailangan na kahit na anumang kapalit. Ang importante, sa loob ng isang araw, sana may magawa kang kabutihan sa kapwa. Hindi naman po... at maunin mo rin ang sinelas mo kasi pag wala kang sapatos, kailangan mag-sinelas ka, ha? Naku, maraming salamat ako. Maraming salamat sa'yo. Salamat ang dami-dami namin natutunan na hindi namin alam tungkol sa'yo, apo. Oh, yan. Teka lang mga kachika. Naku, baka mahuli na kami sa flight namin. Eh, mauna muna kami sa inyo, ha? Eh, pakisarado na lang itong bahay namin. Kayo na ang bahala. Kaya mga kachika, tandaan ninyo, walang ibang gagawa sa buhay mo kundi ikaw mismo. Kaya kung mayroon kang pangarap, magsumikap ka. Tama! At mga kachika, laging tatandaan, ang bahay na itinayo dahil sa pagmamahal sa pamilya ay isang bahay na ubod ng ganda. Kaya go lang ng go sa buhay para beautiful na bahay ay mapasakamay. Richie! Wow! Ako naman
yan, mga apo. Ang natutunan ko dito kay Alden, ang pagkakaroon ng inspirasyon sa buhay ay importante. Mapa-Diyos, pamilya o minamahal man ito, dahil ito ang magiging motivation mo para harapin lahat ng problema mo. At tandaan, always put your heart sa lahat ng ginagawa mo, dahil mas beautiful ang life kapag pinusuan mo ito. Maraming salamat, Alden, at maraming mga kachika, ha? Ito pa isa. Magkita-kita uli tayo. Yan. At yan ay magpapasalamat na rin namin sa inyo. Mm-hmm. Dahil kaming mga lola, ang hangad din namin, kayong mga apo, ay magabayan sa inyong panglaki at sa buhay ninyo. Magkikita-kita tayo pagbabalik namin dito, ha? Tama, dito kung saan maganda. Maganda tayong lahat. Chikahan is life pa rin tayo dito sa... The Lola's Beautiful Show! Yeah!